welcome back to our channel. At in today's video ay walang tubig dito sa amin or nawala ng tubig. First time ko parang naka-encounter dito sa amin na nawala ng tubig ng maghapon. Simula kanina umaga hanggang ngayon wala pa din. So dahil walang tubig at wala akong magawa, gusto ko lang magtanim. Itanim ko na lang or iripat ko na lang itong mga Monstera Adansoni ay nanandito. Papakapitin natin sa pole. At kung nakikita nyo yung itsura ng ganitong Monstera Adansoni ay ayan po yung ating i-achieve ngayon. At eto namang mga ipinakita ko sa inyo, nagtitrail na siya. Tignan nyo, oh, may mga brown-brown na dito kasi hindi na siya gaanong nadidiligan. Sa sobrang daming naging propagation ko neto, pinagsisisiksik ko lang siya kung saan-saan. So, hindi sila naabot ng tubig. Ito. Ito medyo etiolate. Hindi naman siya etiolated, pero papapunta na siya dun. And then, ito naman is okay din. Mga ano na to, matagal na siya sa akin, pero imported to bago pa lang siyang nag-a-adjust dito sa Pilipinas. Ayan, oh. Mga monkey mas yata ang tawag nila dito. Pero para siyang Monstera Adansoni ay, or same Monstera lang naman sila. At I think sa ibang bansa, monkey mas ang tawag or mas maliit kasi yung dahon at mas maliliit yung butas ng monkey mas. Pero yung isang ano ko naman, Monstera, same lang naman sila. Magkaiba sila nung nabilhan ko before. So ang gagawin ko ay iriripat ko sila dito. Tingnan nyo, gumagalaw. Etong pot na to, meron siya ditong ganitong dahon or ganitong naputol. Ano nga ba tawag dito? Sa common kasi to, ang tawag nila is volcanic something. Parang ganun ang tawag. Volcanic ba? Alisin muna natin din tong gumagapang na to. Etong mga to guys, ay pag napuputol yung halaman ko, tapos kumakapit-kapit lang naman sila, volcanic. Maganda yung flower niyan kasi pag nag-flower siya or bumuka siya ng morning, umuusok. So parang may vulkan ang tawag. Vulkan ang tawag nila dito eh, sa common eh. And ngayon, kaya ano ko lang siya kasi medyo gumagalaw. And gusto kong iripat o ilipat na to. At ang aking pwesto dito sa garden ay hindi na ganun ka luwag or nagsisikip-sikip na yung aking garden dito. So kailangan nating mag-adjust at yung ating mga halaman dito ay kailangang nasa iisang pot. Yung mga halaman ko kasi dito, especially yung mga pinopropagate ko na halaman, ano siya, kalat-kalat. So, eto, pag ganito ng kalalaki, pwede na natin siyang iripat. And, etong si Monstera Adansoni ay, eto napaka, ano niya oh, tuyo ang kanyang potting mix. Ayan oh. Ikakapit ko lang siya lahat. And, halatang hindi ko siya nadiligan ng ilang linggo. Kasi nag-uulan, so hindi ko dinidiligan yung mga, ano, nandito sa gilid-gilid. Kala ko naaanggihan din sila. So, ipagsasama-sama ko lang siya para ma-achieve ko yung gusto kong lash or kapal. Pag naglakihan sila, tingnan nyo, ang cute! Pero dito sa kabila, ilalagyan ko pa rin siya ng isa pa. Si Monstera Adansoni ay ko, ayaw nyo nang palagi nadidiligan. So, doon ko siya inilagay sa area na hindi siya palagi natatamaan ng dilig. And, ayun, hanggang sa nakalimutan ko na, tingnan nyo, oh. Paano ko ba ito? Ano? Wala kasi ako pang hukay dito eh. Ayan. Huhukayin ko lang itong mga gilid-gilid at dito ko siya ilalagay. Para lang siya kumapal. Para lang kumapal ba yung ating Monstera. Ayan. And then dito ko siya ngayon ilalagay. Ganyan. Kulang pa ito ng potting mix. Lalagyan ko na lang. Madami akong Monstera Adansoni ay dito, pero hindi kasi siya naka-white pot. Wala naman siyang kaso. Eh, yung ibang mga ganito ko kasi, mga naka-white pot. And yung ano, pinagtaniman ko kasi before, bigay lang din sa akin yung paso na yun. Maganda naman. Para siyang bamboo. Pero kasi gusto ko yung pare-pares yung paso nila. Para naman mayroon akong pang ibang paso. Kasi malago na yung iba na mga Monstera Adansoni ay ko. Wala na nga siyang pagkakapitan kasi maliit para yung ano, yung pole na nilagay ko. Nalampasan na nila yung pole na nilagay na pinaglagyan ko sa kanila. So,
So, ayun, propagate. And ito, medyo mataas yung pole. 4 feet siguro to. Ayan, nilalagyan ko lang siya ng kulay green para kumapit siya sa pole. Ayan. Mamaya lalagyan ko siya ulit. Tapos, etong mga, ano nito, pasobra na potting mix. Ilalagay ko dito kasi konti lang yung potting mix nito. Hindi naman gusto ng ating mga Monstera Adansonia yung laging basa. Pansin ko kasi, etong mga tinatanim ko na Monstera, pag dinidiligan ko o isinasabay ko dun sa mga dilig, katulad sa iba, ayaw nila, nalulusaw. So, may sarili silang pwesto and may sarili silang mundo dito sa garden ko. Nasa mga ila-ilalim lang sila. Ito naman, kaya ako pinuno yung potting mix niya kasi pag diniligan, bumababa. Babalik ko siya dito. Pumapit naman na yan eh. Maganda rin tong halaman na to. At mura ko lang yan nabili o bigay lang sa akin. Ay, niya. Bigay lang sa akin yan before. Tapos ang haba-haba na. Ito naman, tingnan nyo, mga ilang buwan lang ito, mataas na. Tapos ilagay natin siya sa air. Saan ko kaya siya po pwede munang ilagay? Gusto ko kasi yung napapansin-pansin ko para madidilig-diligan ko siya. At tulad nito, si Albo naman to. Oops. Si Syngonium Albo. At ito naman, pinapagate ko lang din siya ng paisa-isang dahon and kumapal na. Ayan yung gusto ko, magkapitan sila ng magkapitan dito. And meron pa ako mga ilang pinapagate. Ngayon ko lang din to nakita. Ayan, tinubuan na ng bago. Ilalagay ko lang sana dito, pero doon na lang sa isa ko ilagay. Punta tayo sa kabila. Makapal na rin yung itinanim ko dito. And then, ito naman, itatanim ko dun sa likuran niya para maganda siya tingnan. And malago siya tingnan. Ito naman si Albo sa akin, mas gusto niya nung madalas na didiligan. Ganyan lang siya. Tapos itatago ko muna kasi hindi siya sanay sa araw yung itinanim ko. And, yun na. Okay na yan. Ilalagay ko lang dito yung isa. Tanggal na ako nito. Talian pa natin para mas kumapit pa yung kanyang stem. Kasi mga nakaliku-liku to eh. Mga mahaba na kasi to, so kailangan may suporta habang hindi pa siya dumidikit sa pool. Ayan. Ayan. Mabilis na tong kakapal guys kasi madami na kasi siyang ugat. Napaka-common na lang netong ating mga Monstera Adansonia, I know. So, pero maganda pa rin siya kasi ang kagandahan dito sa ating Monstera Adansonia ay parang ang unique-unique. Ang ganda nung butas ng dahon niya. Pag dinala mo to sa mga province or ano na hindi siya kilala, matutuwa sila kasi before naalala ko sa province namin, nagdala ko nito. Hindi nila alam yung halaman na to and sinabi, kinain daw ng uod. So, yan, yung mga goal ko na magparami ng mga gaan, hindi gaanong kilala para pag dinala sa province, di ba? Ito, lagyan pa natin ng konti. Pwede naman natin itong tanggalin after na dumikit na sa pole yung mga pinapakapit natin na bagong dahon para yung mga susunod na dahon dyan, makakaano siya, makakalabas siya ng ayos. Yun pa pala guys, pag magtatali kayo, huwag nyo masyadong higpitan. Lalo na pag bagong ripat pa lang kasi yung mga bagong lalabas na dahon, pangit. Kasi hindi siya makahinga, hindi siya makakalabas. Kaya ito, niluwagan ko lang siya. Actually, meron pa nga isa na pangtali ako na gustong bilhin. Hindi ko lang alam yung pangalan, kaya yan munang ginagamit ko. Inuubos ko muna to. I-update ko kayo pag ano na yung itsura niyan sa susunod. May project ako na lahat ng mga ganitong paso or magkakapantay, pati mga pots nila ay magkakaparehas. Yan, goal ko kasi na magkaroon ako niyan sa isang tabi. Hile-hilera sila. Kaya yun yung gusto kong i-achieve. Nagtanim na ako at least yung mga propagation ko ngayon, napapakinabangan ko na. Kasi before, yung mga pinapropagate ko, pinamimigay ko muna, tapos etong mga huli, sa akin na lang siya. Kaya lang, yung isang mother ko, parang napudpud siya ng napudpud, so parang nagtatampo na siya, kaya hindi ko muna siya pinuputulan. Kaya eto na lang muna yung pinakita ko sa inyo. Madali lang magparami ng ating mga Monstera. Basta huwag nyo muna silang papaarawan ha. Kahit na maugat na yan or madami ng ugat, huwag nyo muna silang paarawan guys kasi nag-adjust yan.
or nagalaw yung kanyang ugat. Hindi natin alam, may naputol siya kahit papaano. Pero okay lang naman ang kagandahan, madami pa rin ugat na ano na natira. Hindi natin alam kung may naputol or wala. Pero para sure, wag niyo muna silang paarawan. Ayaw na ang ating mga Monsera Danzoni ay na masyadong maaraw. Gusto niya sa malamig at mahangin, yung medyo may araw lang ng konti. Pag inilagay niyo siya sa masyadong maaraw, ang nangyayari, nangungulubot at naninilaw yung dahon niya. So, yung paninilaw ng dahon niya ay mabilis. Tapos, wag niyo rin siyang gaanong didiligan kasi nalulusaw. Yun yung napansin ko. Minsan nga, pag pinopropagate ko sila sa water, nalulusaw pa din yan, guys. Itong mga to. Kaya ingat-ingat. Mabait sila. At ngayon, mura na ang ating Monsera Danzoni ay. Pero yun lang, tekniko sa inyo, huwag kayong masyadong magdilig niyan. Ilagay nyo siya sa hindi gaanong pansinin or yung, ano, yung mga area lang ng bahay nyo na nasa sulok-sulok. Okay yan. Gusto nila yan. Ito na lang. Natapos na tayo magtanim. Pasensya na. Medyo maingay ang background natin kasi yung mga dogs ko tumatahol dahil may nag-aaspalto na dito sa harapan namin. Buti na lang may nag-aaspalto na kasi guys, nung nakaraang araw, medyo bad trip ako dahil yung sasakyan namin, binangga. Yes, binangga siya ng motor. Mga taga rito lang siya. Kakalabas lang nung sasakyan kasi may pupuntahan kami, naka-park dito sa gilid lang. Although yung aming kalsada is malawak, ayoko talaga pinapark yung sasakyan dito sa gilid kasi takot ako na magasgasan. So, yung time na yon, kakalabas lang sa garahe. Siguro mga isang oras pa lang inilabas dahil hindi kami makaalis, bigla umulan. And then, nabangga siya ng motor. Malapit lang dito sa amin. Nag-usap na lang sa barangay, ganyan. Nangako, and viewer pa natin yung nakabangga ng sasakyan. Ang dami niyang na-damage. Buti sana kung gas-gas lang, pero ang dami niyang na-damage sa ano, sa ilaw, mga parts, ang dami niyang na-damage na part dito sa likod ng sasakyan. Parang uminit ang ulo ko kasi ano eh, hindi na siya nakipag-ooperate. Paawa pa sa barangay, paiyak-iyak. Kasi gusto nung barangay na i-impound yung motor, nakiusap lang sa amin. So, nagpaawa, umbiya, ganyan. And then, nung after noon na hindi na namin pin-impound yung motor, ay wala na, hindi na rin siya ano, hindi na rin siya nagparamdam sa amin. Kaya lang, ang nagpainit ng ulo ko, nabangga ang aming sasakyan. Tapos, before mabangga yung sasakyan namin, 1 week apart lang, may nabangga din siya dito sa amin. Napakabilis ng takbo. Ang daming nakakita. Ang bilis ng takbo. Sumalpok siya sa sasakyan namin. Ay kakalabas lang na nananahimik yung sasakyan. So, ayun. Nagkasugat ang aming sasakyan. Buti na lang ina-espalto na yung aming harapan. Hindi naman pala harapan. Lahat. Kaya pala maingay. Hanggang sa dulo, sabi ko, bakit kaya ang ingay? Pero yung harapan namin, bukas pa daw yan maa-asfalto. At least okay, di ba? Ingat-ingat na lang sa pagmumotor kasi minsan ang dami mga kamote, nakakabwisit. Yung kahit na nananahimik yung sasakyan mo, bigla na lang magagasgas or maano, sila pa matapang or what. Well, hindi naman siya matapang pero hindi siya tumupad sa usapan. Bagyong paeng yun nangyari na sumalpok siya dito, buti na lang wala pa kami sa labas. Kung hindi, kami rin damay. Kaya ayun, malawak yung aming kalsada dito. Pero never kaming nagpa-park ng matagal dyan. Kasi takot ako. Lagi kong pinapagalitan na ipasok yung sasakyan. Huwag ka dyan mag-park. Igigilid yung sasakyan. Mga ganyan. Eh, nagkataon na gano'n ang nangyari. Sumalpok. So, kawawa naman yung ating car. Actually, yung mga basag-basag na parts ng sasakyan, nandyan pa rin siya sa labas. Hindi ko nakinuha. Naiirita ako. Sabi pa nung nakabangga, viewer daw natin siya. Nanonood daw siya ng channel natin. Tapos, kilala daw niya ako. Wala naman doon. Hindi naman yun yung point. Ang point ko is, dapat yung obligasyon mo kasi nakabangga ka ng sasakyan. Kahit na nanonood ka sa channel ko or viewer kita, kung nagkaroon ka ng problema, panagutan mo, hindi yung tatakasan mo, nasan ka na ngayon, di ba? Pati yung amo niya or sa bahay ng amo niya, dito lang eh, sa tapat lang, sa tabi lang eh. Kaya lang hindi naman sila humingi ng pasensya. Kasi ang reason is, hindi naman siya yung nakabangga o hindi sila yung nakabangga. So yung motor kasi nung kapitbahay namin, yung nakabangga, dala nung kanyang rider, na nagdi-deliver ng mga pagkain. So, ayun. Good luck na lang sa kanya. Sana huwag siyang makahanap ng katapat niya. So, ayun. That's it for today's video. I hope you enjoyed it. And don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to our channel. Can Candelara if you want to. And also, click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you and see you on my next video. Bye!